sa mga biggest regrets namin na noong time na, na last breath niya, wala kami. Hindi kayo kasama. Oo. Kamusta na kayong dalawa ngayon? Kamusta? Paano ba describe? Paano na ba sasagutin yan sa ganitong sitwasyon? Hindi maganda. Medyo natulog since Saturday. Tapos, dyan na, yun. CS, pinilit lumabas sa hospital, kahit bawal, so... Mickey, ano nangyari? Can you walk us through? Ano ba yung kailan ba kayo huli nagkausap ni Isabel? Pagkasama kami ni Isabel Saturday, October 7 din. Yes. So, nag-breakfast pa kami sa photo niya. Pero before ng breakfast namin, nasa work, may meeting ako na sa BGC. Lumabat ako, kinakontak pala ako, gusto makita. So medyo inumaga ako uwi nun. Ayun, nabuto ko siya, okay naman siya. Sinasama ko pa nga sa clerk ko po, sabi niya Thursday, kasi excited na daw siya makita yung brother niya. Yun nga, nakauwi nga siya dito. Yun lang. Ingat ang buhay. Pero Thursday, magkasama pa sila nun. Kasi Thursday, Friday, Saturday actually. Ngayon, message siya sa akin na pinapaalam niya si daddy niya na Mami, kasi ano yun eh, may condo kasi siya sarili kasi she's in college right now. Apa. And very independent na bata. So, isa, may personal space yan. Pag si daddy niya nakikisleep dun sa condo niya, kasi nga may mga business si daddy niya sa Manila. Lagi yan, daddy kailang kauwi. Kasi nga, gusto niya may sarili siyang space, di ba? Noong time na yon Thursday, first time, nag-message sa akin na, Daddy, ay, Mami, okay lang ba na umuwi si daddy like 3 days pa after? Pinapaalam niya si daddy niya na parang gusto niya makasama pa. So sabi ko, tinawagan ko, parang first time yun. Sino nagre-request? Gusto ba ni daddy mo? Kasi gimmick days ba yan? Nag-aasaran pa kami. Or dahil gusto mo lang kasama si daddy? Sabi niya both, sabi niya. Tapos gusto niya makasama si daddy. O syempre ako, okay anak mo, gusto mo gulang eh, ganyan. Tapos yun nga, who would have thought nung Saturday? Nung time na sinabi ko nga panganganak ako, sabi ko sa ama niya na pinipilit ko pasama si Isa dito. Gusto ko nang pauwiin para makita niya ngayong brother niya. Pero Thursday pa lang ano eh, nagkaroon na siya ng asthma attack. Heaviness. Na hindi siya nakahinga. Nagsabi siya sa akin, ako naman naniwala, believe it. Inhaler, believe it, water. Yun nga, pinagsisiyan ko na sana tinakbo ko sa ER or hospital. Okay, pero very strong kasi si Isabel. Pero siyempre, responsibility ko dapat. Dapat din ako sa hospital. So, nag-online ano siya, check-up. Sabi naman ng doktor, okay naman daw lahat. Tapos nagpapunta ako na mag-blood test kasi natamad daw siya. Sabi niya, yun pala, nangihina na mag-blood test. So sabi ko, home service na lang. Ano mo sa mga na clear lahat. Akala ko okay na since nakabed sa siya, etc. 7:30 yun na, inubutan ko kasi mag-dinner sana kami. Pinaman din siya, sabi niya, napaluto ko lang sinigang kay Ate Nate sa yaya niya. Kasi favorite niya sinigang. So, paluto ako. Sinuwak siya mag-dinner, natumpas na ako. Tapos yun, kinatake ko matapos ng breakfast. Kiss pa ako sa kanya. Sabi ko, pag may problem, message lang siya. Gulit lang ako pagdating ko sa hospital kay Jana kasi since she gave birth emergency rin emergency yes tumatawag na yaya nagpapanik na nire-revive daw si Isabel. So ako syempre 2 hours na pabalik at buti na tumawag ako yung friend ko si Irwin at si Nina nagpunta-punta si ER pinuntahan pa nila pero syempre hindi lang ako diretso din agad. Doctors, ayoko usapin. Tapos, ang sabi sa akin is, on the way sa hospital, nag-collapse na siya sa... Kasi magdadrive po dapat siya eh. Nag-grab na lang sila. Sa lobby pa lang ng photo niya, nag-collapse. Then, after niya mag-collapse, sa grab pa lang, nangihina na. So, naubos na hindi na siya umihinga, nawala yung heartbeat. Na-revive siya ng 20 minutes. Bumalik yung heartbeat niya, nakahinga siya. Then, akala okay na lahat, ulit na naman.
biglang tumigil na talaga yung heartbeat niya at paghinga. Nag-declare yata siyang wala na ng 12:20. Dumating ako doon ba, 1:15, 1:20. Nabuta ko na lang, may para stop siya rito na yung ginagamit sa patay. Jana, nung Thursday na yun, hindi mo naramdamang ano siya? Hindi mo naramdamang premonition? Ngayon lang bumalik sa isip mo na, eh parang premonition kasi first time lang. Hindi, kasi hindi ko naman iniisip na ganito yung mangyayari. Pero, siyempre, may mga moment na parang first time niya tinanong si daddy niya na mag-extend. Gusto niya mag-extend. Tapos, every night, tinatanong, nag-video call sa akin, kamusta ka, mami? I-update niya ako sa, di ba kasi nga, kinukulit natin siya magpa-check up dahil nga yung asthma niya is not good anymore kasi nga parang halos mahigit almost 1 month to 2 months na yung ubo niya. And then, ang sabi naman ng mga doctor niya is nebu lang, antibiotics, may lung infection siya, pero lupus free siya. Hindi siya active yung lupus niya, which is yung pinaka main pinaka-worry namin na mag-complicate yung nararamdaman niya kasi ganun ang lupus, traitor, kasi ang lupus eh, pagka yun ang naka-on, lahat ng system niya may, alam mo yun? Kampante rin kami. Nakampante tayo na, okay, makukuha sa antibiotics, sa inhaler, sa nebulizer, tapos biglang, yun nga, ganun yung nangyari. Wala, not in my, ano talaga na mangyayari to kasi para sa akin, very strong yung anak namin talaga in every aspect ng buhay, talagang lumalaban. Imagine mo, moya-moya disease, nalagpasan niya. Lahat-lahat ng ano niya na beyond ano, kasi dahil sa faith and ano niya, hindi namin maisip na nang dahil lang sa ubo na yan, dito mag-start. Alam mo yun, yung ganito. Tapos sobrang gusto niya pa makita yung kapatid niya. Alam mo yun, yung uwing-uwi na siya. Naka-plan yan eh, this week. Naka-plan yan, Thursday pa lang. Uwi na siya before birthday ng youngest sister niya. Habang nanganak ka, ayokong sabi, sumakabilang buhay si ano? Hindi. Ano, magka-message pa kami. Ah. So, nanganak ako 3:49 a.m. Tapos, before pa noon, 10 o'clock, 11 o'clock, nagpo-post na ako kasi gusto ko nga makita din nila na pumutok na yung pantog ko. Nag-comment pa siya noon. As nag-reply pa ako noon kasi nasa ER pa lang ako noon eh. Naka-update talaga siya sa akin. Even before pa, pagka nagpapa-check up ako, yan lang laging kamusta check up mo, mami. Very ano kasi din si Isabel, thoughtful talaga yan. Ano nangyari sa check up mo? Nagpakita na ba sa ultrasound? Kamukha ko ba? Ganun sa isa, sobra. Nung nag-time na nanganak ako, sinend ko agad sa kanila kasi syempre galing ako anesthesia. Undergo ako ng anesthesia tapos recovery room. So bago ako mag-groggy sa mga gamot, sinend ko na sa kanila yung pictures para makita nila. Tapos nag-reply pa pala siya noon. Nung nakita ko na lang dito yung reply niya na parang praying mommy, sabi niya ganyan. Tapos tangos ng ilong, dito ko na lang nakita halos lahat kasi nga hindi ko hawak yung phone ko. Tapos sa recovery room, pagdala nila sa kwarto, yun yung nangyari. Tapos hindi ako, imagine mo hindi ka makagalaw, nakatingin ka lang sa case namin, tapos nangyayari yun. Sabi ko nga, tumalis na sila, Miki. Patahan na si Isa kasi mas kailangan kayo ni Isa. Sabi ko, ganyan-ganyan. So, nag-aantay ako ng update. Doon pa yung hope ko na tumawag si Ate Lino. Okay na, may conscious na si Isa. Na, yun nga yun. Nag-revive pa. Tapos, thank you ako ng, ano, thank you ako ng thank you. Tapos, biglang, yung feeling na parang roller coaster, biglang another tawag na naman, biglang nire-revive na naman. So parang hopeless yung feeling na wala ka sa tabi. Wala ka sa tabi ng anak mo na nangyayari. Lahat yun na nakakababulang. So yun. Yung isa sa mga biggest regret namin na noong time na last breath niya, wala kami. Hindi kayo kasama. Yun yung,